Kaibigan, pag-usapan natin itong mga topics natin. Ha? I'm sure makakatulong to sa inyo. Indigestion, impatso, bloating, halos lahat ng kakaroon nito. Kabag, heartburn, at minsan nakakainis at sobrang sakit, minsan nakakatakot. Actually, mga topic ko, normally, yung na-experience ko eh. Like 2 days ago, naparami yung may nagregalo kasi ng orange juice. Parang masyadong daming pulp bits eh. Nakadalawang inuma ko. Tapos nung second time, kumain naman ako. Indigestion, masakit. Medyo nakakatakot nandito. Parang hirap na pakiramdam. Hindi makahinga, hindi makaikot. Matatakot ka, baka heart problem, baka heart attack eh. So, first, kailangan ma-differentiate natin. Tiyan ba problema o puso? Pag puso, dapat masakit ang dibdib, mabigat. Pag puso, dapat medyo may risk factor ka, may high blood, mataba, medyo overweight. Tapos papacheck tayo sa doktor para makita kung heart problem o hindi. Pero kung lagi naman nangyari, sanay tayo dito sa mga sakit na to. Tsaka ito after eating eh, yung impatso. Pagkakain mo, yan ang mararamdaman mo. Indigestion. Okay? Tuturo ko sa inyo home remedies at hindi talaga tableta. So, ano nangyayari? Bakit tayo nai-impatso? Sobra bilis ang pagkain. Okay? Pwedeng mabilis, pwedeng alak, pwedeng kape, pwedeng sobra daming soft drinks, pwedeng junk food, pwedeng spicy, ma-oily, or pwede katulad sa akin, maasim masyado yung nakain ko. Ituturo ko sa inyo mamaya, ha? Or stress, marami kayo iniisip. Pag marami kayo iniisip, nahirapan din magtunaw ang tiyan. Home remedy, pinakamadali, ginagawa ko, hot water lang. Yan lang talaga ang gamutan natin. So, inom lang na mainit na tubig, dahan-dahan, siguro ilang gulp na kaya nyo iinit para medyo matunaw, okay? Marirelax kayo. Mas maganda hot water kaysa cold, lalo na problema sa tiyan. Ito po, ito malamig, ito mainit. Basta masakit na ang tiyan, pinakamaganda talaga hot. Tulad ng muscle natin, pwede sumakit ang muscle natin. Pag hot pack o maliligo na mainit, nakaka-relax ng muscle. Pag malamig, lalo siya magka-cramps, di ba? Di ba malamig, nagka-cramps nga yung paa natin. Ganun din sa tiyan. Para ma-relax yung muscle ng tiyan, kailangan warm. Warm pump pa-relax. Okay? Subukan mo, minum na sobrang lamig, masakit ang tiyan. Nako, lalong sasakit. Isa pa, healthy ang citrus fruits, di ba? Healthy to, mga orange, lemon, papaya, kalamansi, pinya. Kaya lang, may tao, lalo na pag walang laman ang tiyan mo. Tapos sobra pang asim, sobrang puro, di ba? Merong mga prutas na talagang sobrang asim, wala pang laman ang tiyan mo, binigla mo, pwede mag-cause ng masakit na tiyan. Okay, pwede ka mag-heartburn, pwede ka mag-impatso. So, kung meron na kayong ganitong problema, kung ang tiyan nyo sensitive, kung ang tiyan nyo parang bakal, matibay, kaya kainin lahat. May taong ganun eh, kaya nila, bale, wala. Sige, di kaya nyo. Pero may tao, very sensitive, tulad ko na pag medyo nasobrahan, medyo napabusog, mahirap nga lumunok, mahirap matunawan, nasobrahan ng asim, sumasakit na. Kung ganun kayo na medyo sensitive, limit na. Okay? Konting bawas. Pwede nyo to kainin pagkatapos ng meal ninyo. Kumain ka na ng kanin, nakarelax ka na, tapos konting dessert na lang, pwede ka kumain ito. Wala namang kaso yan. Huwag lang puro. Like kalamansi juice, konti lang. Orange, huwag naman yung sobra asim, di ba? Lemon water, ako gusto ko lemon water. Pero ang lemon water natin, yung malabnaw lang. Isang litro ng tubig, siguro 1/4 na lemon. Isang basong tubig, siguro isang slice lang na lemon para may lasa lang. Huwag naman yung sobra dami, nasasakit ang tiyan mo. Ito rin, nakakasakit ng tiyan. Mga chips, junk food. Meron pa mga ibang pagkain. Pero depende nga po sa inyo. Pero normally, ito mga alak, soft drinks, diba? Mabula, magbuburp ka, sobrang acidic. Pakita natin, Doc Lisa, coffee. Fried foods, spicy foods, ito po. Sa gatas po, depende. May tao hindi pwede ang gatas pag sumasakit ang tiyan, tulad ko. Meron kasi akong lactose intolerance eh. Kung meron kayong lactose intolerance, medyo hindi maganda yung gatas. Ito po yung home remedies natin para sa
sakit ng tiyan, stomach ache, indigestion man, ito po gagawin natin, pwede ang chamomile tea. Yan, nakaka-relax po yan. Walang caffeine. Yan, pampa-relax, pampatulog pa nga yan. Pwedeng hot bag. Diba, mainit, hot tea, hot bag. Pwedeng rice water, pwedeng hot water lang. Diba, pwede yan, pampa-relax. Mga pagkain makakatulong sa labat, pwede po. Diba, konting luya lang, lalagay mo. Meron ding nabibili na ready-made sa mga supermarket. Eh, mga ginger, lemon, konti lang, malabnaw lang. Mainit na tubig, maganda rin sa tiyan. Kung walang pera, hot water lang, pwede na rin po. Pinakagusto talaga ng tiyan, yung mga ganito lang. Eh, konting gulay, saging, konting ulam, kanin, plain na kanin, hindi siya sinangag, walang oil, o lugaw lang, tapos konting ulam lang. Yung po pamparelax ng tiyan. Ito po, generally, ang mga iniiwasan sa sakit ng tiyan, ito generally, mas nakakatulong. Tulad ng sinabi ko, iba-iba ang tao. So, kadalasan, karamihan ng tao, lalong sa sakit ng tiyan sa ganito. Oily, yan, spicy, tsaka mga asim. Mas gusto nila yung ganito lang, gulay, yan, kanin, melon, pakwan, saging, ito po, peras. Apple, kaya din siya, avocado. Hindi kasi siya acidic. Pag na-impatso kayo, indigestion, madalas bloating na rin. Lumalaki ang tiyan, di ba? May kabag kasi hindi nga matunawan eh. Mas maganda, naglalakad-lakad din para matunawan. Okay? Kasi mas gumagalaw-galaw tayo, wag naman yung sobrang jogging, mas gumagalaw tayo, mas gagalaw ang bituka, lalabas yung hangin. Pero dapat talaga yung pagkain natin dahan-dahan. Itong mga tips natin, pwede siya sa impatso, pwede siya sa GERD, pwede siya sa heartburn. Makita niyo pare-pareho ang mga tips eh. Anong mga pare-parehong tips? Basta sakit ng tiyan, kung bloating man siya, iwas sa mga soft drinks. Inom ng maraming tubig, galaw-galaw, di ba? Para gumanda yung galaw ng bituka. Kumain ng dahan-dahan, di ba? Kailangan chino-chew maigi para hindi buo-buo yung mga pagkain natin. Mahirapan ng tiyan natin, di ba? Sobrang bilis na pagkain, lalong mahirapan ng tiyan. Pag acidic man, buntis, hindi buntis, ganun din ang tips. Eh. Kumain ng pakonti-konti, take leisure walk, maglakad, pagkatapos kumain, iwas sa spicy foods, huwag hihiga agad, maghintay ng 3 oras, kundi mag-GERD ka, akit yung acid, lalong sasakit ng tiyan mo, saging, maganda po sa tiyan, magsuot ng maluluwag na baro. Heartburn, tulad ng sinabi ko, pareho din ng mga tips, smoking, sigarilyo, iwas. Pag masyado kasi mataba, masikip pa yung pantalon mo, lalo na masikip, tataas ang pressure eh. Pag mataas ang pressure dito, naiipit ang tiyan, aakyat yung kinain mo. Fast foods, bawas, tapos paghiga nga, 3 hours after, or medyo mataas ang unan. Para hindi aakyat yung acid na kinain mo. Ito po, heartburn, pareho din. Huwag masyado iipitin ng tiyan. Mas nire-recommend ko to. Wear loose clothing, konti-konti lang. Bawas sa stress. Kasi kung very stressful tayo, parang hindi matunawan, di ba? Ito po, dahan-dahan na pagnguya. Konti lang ang kakainin. At magpapakonsulta tayo sa doktor. Kung meron kayong sintomas, pag may dugo, ang dumi, namamayat, may lagnat, talagang tuloy-tuloy na sobrang sakit, baka may ibang sakit pa eh. Diba? Baka kailangan natin pa ultrasound. Check kung may gallbladder stone or ibang problema. Last slide, last tip. Maganda po maglakad-lakad din pagkatapos kumain. Hindi ko sinabi na mag-jogging kayo. Diba? Ayaw naman natin mag-jogging. Konting lakad lang. Kasi ang hindi maganda, kumain ka ng napakarami, umupo ka na lang, nanood ka ng TV, eh talagang lalaki ang tiyan. Baka bangungutin pa tayo. Diba? Yun ang problema. Bangungot. Kain ng kain, nahihirapan yung pancreas, nahihirapan yung tiyan natin. So, pag maglakad-lakad ng 15-30 minutes, maraming benefits. Gaganda yung pagtunaw, gaganda yung galaw ng bituka natin. Sasarap ang tulog mo. Paano? Mas natunaw na yung kinain mo. Hindi ka na mag-GERD. Blood sugar mo. Siyempre, kumain ka ng maraming kanin, tataas ang sugar konti. At least, hindi na matataas. Nababurn mo yung calories mo. At gaganda yung circulation sa dugo. Mas hindi magbubuo ang dugo sa paa at sa katawan. Okay, saan po nakatulong tong simpleng home remedies sa impatso, bloating, heartburn? God bless po.